Hello guys, ngayong video ay Q&A muna tayo. Dahil wala pa tayong update sa bawal na pag-ibig. So, bago natin simulan yung intro, mabilis ang flashback muna tayo. May nagtanong about kung ilang araw bago mapisa yung itlog ng budgies? 18 days daw, sabi ni Matthew Gigante. Thank you Matthew sa information mo. Then, ito naman ay tungkol sa nagmate na budgie ex African lovebirds. Ang sabi ni Marvin Ortega, hindi mabubuo or hindi mangingitlog yan kahit nag-meet sila dahil magkaibang species. So, pwedeng hindi sila makabuo dahil hindi pa natin nalalaman or nakikita yung totoo. Kaya, kailangan lang natin hintayin yung update nung may-ari nung ibon na African tapos budgie na nag-meet. Then, doon, para malinawan tayo kung ano ba talaga yung totoo. Kung makakabuo ba sila or hindi. Kung makakapag-itlog ba sila or hindi. So, ayun, ganun lang. Kaya, kailangan lang natin maghintay. Then, lastly, sabi ni Jonathan ko, may identity crisis yung dalawang ibon. Yung isa, feeling niya alb siya. At yung isa, feeling niya budgie siya. Okay, so mag-intro na tayo. Let's go! So, punta na tayo sa question and answer. Unang tanong, pwede ba budbudin ng sevens ang nestbox? Sa mga hindi pa nakakaalam, ang sevens ay isang powder na pwedeng makapagpaiwas ng langgam sa mga kulungan nyo. So, pwede din ito ilagay sa nestbox kapag may inakay na para maiwasang langgamin sila. Pwede din ito gamitin sa mga aso para matanggal yung mga puto. And yes, recommended ko to para sa mga inakay natin para layuan sila ng mga langgam para hindi sila langgamin. Pangalawang tanong, sa kanya ulit, ano pwedeng gawin para hindi langgamin ang inakay? Ayun nga, pwede ang sevens powder. At may isa pa tayong way para mawala yung mga langgam. Gamitan natin ng washout at mag-spray lang sa labas ng nest box at ng cage kung saan dumadaan yung mga langgam. Tapos kahit hindi na sa loob ng nest box, kasi baka mabasa yung inakay, hindi natin alam kung ano mangyayari kapag napaliguan yung inakay ng washout. So, yung labas lang, yung ilalim, yung cage, yung poop tray, ayun. Basta isprayan nyo lang yung mga pwedeng pagdaanan, yung pwedeng daanan ng mga langgam. Pangatlong tanong, pwede ba ang sunflower seeds sa parakeets? Sa experience ko sa mga budgie ko, hindi nila pinapansin yung sunflower seeds. Siguro sa iba pinapansin, pero sa na-observe ko sa kanila, hindi. Kaya ang binibigay ko lang sa kanila yung white millet, canary seed, at groats. Ayun lang ang diet nila kapag sa seeds. Tapos kapag napapa-araw-araw na ako magbigay ng seeds, nagbibigay na ako ng mga gulay. Ang apat na tanong, bakit nagpapatungan yung isang pair niya at nakita daw niya nagsasalitan sila? Una, syempre, dapat alam mo yung gender nila. 100% sure ka dapat sa gender nila. Kung 100 talaga yan, nagtuturuan lang sila. Pero kung hindi mo talaga sure yung gender nila, na hen ba sila or cock ba sila, ayan ay baka same cock kasi parehas silang nagpapatungan. Kaya dapat aralin mo na yung kung paano mag-gender sa pelvic bone para mahanapan mo agad sila ng kapares kung parehas man silang cock. Panglimang tanong, okay lang po ba na lagi na may sili sa seeds? Araw-araw ba yan? Kung araw-araw po, wag. Mas okay lang kung magbibigay ka lang once a week or once a month. Baka mawalan ng boses yung ibon mo kapag inaraw-araw mo, masisira yung pitch nila. Nani? Akala mo eksperto ano?
hindi. Siyempre, ingat-ingat na lang. Bukod sa sinasabing mating booster or natural deworming, siyempre doon na tayo sa tamang pagbibigay para humaba pa yung buhay nila. Pang-anim na tanong, okay lang ba yung cage ng African nakadikit lang sa bubungan? Pero may itlog na sila. Kung yero po yung bubungan nyo at sobrang dikit talaga, tapos walang plywood sa ibabaw, baka ma-heat stroke yung mga ibon nyo. Kaya kung... So ulit tayo. Dahil yung singaw ng init na tumatagal sa yero ay bumababa yan papunta sa alaga natin. At doon nagsisimula yung heat stroke. Kaya kung may iba pa po kayong pwedeng pagpwestuhan para sa ikakabuti ng mga alaga po natin, ilipat na po agad. At kung wala naman po, lagyan na lang ng plywood yung ibabaw ng cage para hindi tumatagos yung singaw ng init ng yero papunta sa alaga nating ibon. Okay? Whoops! Wait lang, commercial muna tayo. May bago po tayong Facebook page. I-search lang po ang at KS Bird Spacer Official. At ito po ang pangalan, KS Bird Spacer. Wala na pong tuldok sa may K at S. So, ayan na po ang bago nating Facebook page. At hihintayin ka namin sa Facebook page namin. Kaya, bisitahin mo na mamaya after nitong video. Okay? So, balik na tayo sa topic. Pang-pitong tanong, ano magandang vitamins sa ibon? Lahat ng vitamins na pang-ibon, pang-manok, or basta may balahibo, may feather na pet, ayan ay maganda sa ibon. Kung hanap mo ay pasok sa budget, ang Selectrogen Plus MVM ang bilin mo. Kung may budget ka para sa mga may presyong produkto, Essential Vet, Fertivit at Picoy Vitamins. So, pili na lang po kayo kung ano yung pinakagusto nyo para sa mga alaga nyo. Pangwalong tanong, okay lang po ba ibigay sa ibon yung malamig na tubig galing ref? Ginawa ko na to dati, nung bago pa lang ako sa pag-aalaga. Halos 1 week ko yung ginawa. Tapos, wala naman nangyaring masama sa kanila, pero napagalitan lang ako, kaya tinigil ko na. Siguro, pwede naman, pero wag lang araw-arawin para hindi ka pagalitan. So, ayun na po ang dulo ng ating Q&A. Pero syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung update sa inakay ni Maha. Hindi ko pa ine-expect na ngayong July 21 mapipisa yung itlog ni Maha, yung unang itlog, dahil ang estimated ko ay July 23. Pero okay lang dahil mabuti na yung nakalabas na siya. So ayan siya. First time ko lang to na makapagpapisa sila ng itlog, kaya sana lumaki sila ng malusog at walang problema. Then, tapusin na natin tong video. Sana may natutunan po ang lahat at bigyan mo lang kami ng thumbs up. Kung may mga tanong pa po kayo, comment lang po kayo at open din po kami sa mga suggestions. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming future uploads. Salamat sa mga sumusuporta. Mag-ingat po tayong lahat and we'll see you on the next video.